Buntis ka? Gulat na tanong nga ni Emma. Napalunok nga si Sophia habang nakatingin kay Elma. Nagulat na gulat nga. Nakatingin nga sa kanya. Hawak nga ni Sophia ang dalawang pregnancy test sa kanyang kamay habang nakatitig kay Emma na napahawak nga sa kanyang ulo. Diyos ko, kung bata ka, akala ko pa naman nag-iingat ka. Oh, ngayon, sino nga man ang batang yan? Paano mo pa lalakihin ang batang yan? Tanong nga ni Emma. Bakas nga sa tono nga nito ang inis. Hindi ko naman po sinasadya. Tsaka baka hindi rin nagustuhan ni Luis kapag malaman nga niyang may anak siya sa akin. Takot nga sa boses nga ni Sophia. Ano? Eh paano ang bata, Sophia? Alam natin kung gaano kahirap ang buhay ngayon at mas gugustuhin na tayo na lang ang magdusa. Napabuntong hininga na nga lamang si Emma at hinawakan nga si Sophia. Ano pa bang magagawa natin, iha? E nandyan na. Kaya ko pong alagaan ang bata kahit na walang tulong ng ama niya. Please, gusto ko pong manatili dito at magtrabaho para sa kanya. Nakikiusap nga na sabi ni Sophia. Wala pong makakaalam sana nito. Tumango si Emma at nag-alala na nga lamang na tinignan si Sophia. Sa bahay ka naman natili at nandoon naman si Brando. At minsan mag-isa lang naman ako. Tutulungan kita sa pag-aalaga ng batang yan. Pero ayaw mo bang sabihin sa ama talaga niya? Umiling nga si Sophia. Alam ko po ang karakas ng mga mayayaman, Ate Emma. Hindi sila papayag na madungisan ang pangalan nila dahil sa pagkakamali at baka ipalaglag pa nga niya ang bata. Hindi ko rin naman gusto ang bagay na yun. O siya, hindi ka magtatrabaho ng mabigat simula ngayon. Huwag nang matigas ang ulo mo, Sophia. Sabi nga ni Emma at tinapik nga si Sophia. Sa gabing yun ay nagtrabaho nga si Sophia at hindi na nga muling inalala pa si Luis. Ayaw niya na nga rin makita pa si Luis at tama na nga rin siguro ang ilang linggo nilang pagsasama at pagpapaligaya sa isa't isa. Nakilala niya na nga lamang si Luis dahil gwapo at mayaman ang lalaki na pagdesisyonan nga nila na magkita sa araw-araw. Hindi naman nakalain ni Sophia na hahantong nga sa pagbubuntis ang takbo ng kanyang buhay. Nang may umorder nga na customer sa kanyang pinagtatrabahuan, "Right away, sir," sabi nga ni Sophia at nagsimulang magsalin ng alak. "Bago ka ba dito?" tanong nga nito. "I'm Ace." "Matagal na rin po." Eto po. Nilagay na nga ni Sophia ang alak sa lamesa at hinayaan na nga lamang si Ace na uminom. "Boyfriend?" tanong nga ni Ace. Wala rin po at wala akong plano." Natawa na nga lamang si Sophia tumiling. Tumango-tango si Ace at ngumisi. "Sayang, type pa man din kita. By the way, thanks for the drink. How about your cellphone number?" Itinaas nga nito ang baso ng alak. "She's not interested." Boses nga yun ni Luis. Gulat na napatingin nga si Sophia sa kararating lamang na si Luis. Malamig ang tingin nito kay Ace na natawa bago na nga lamang umalis. Tsaka nakatingin nga si Luis sa kanya na ang tanging nagawa na nga lamang ay lumunok. "He's flirting with you. Wala ka man lang bang gagawin?" Nagtaas nga ng kilay si Luis. "Glass of rum." "Umalis na rin naman siya kaagad," sabi nga ni Sophia. "Kung hindi ako dumating, hahayaan mo lang siya?" Nagtaas nga ng kilay si Luis. "Hindi rin. Bakit nga pala nandito ka?" Malamig na sabi nga ni Sophia. "Para makita ka." Seryosong sabi naman ni Luis at tinabot nga ang baso. Natigilan nga si Sophia at napatingin nga kay Luis na nakaupo na nga ngayon sa kanyang harapan at umiinom. Kakasabi lang ni Sophia sa kanyang sarili na ayaw nga niyang makita pa ang ama ng kanyang anak, ngunit heto siya, nakikipag-usap pa nga ngayon. "Dapat hindi ka na pumunta pa dito." Bigla na nga lamang sabi nga ni Sophia. "Bakit? Ayos ka lang ba? Madalas naman tayong magkita." Tanong nga ni Luis. Napalunok nga si Sophia. "Wala ka bang ibang pinagkakabalahan at lagi kang nandito?" Inis na saad pa nga nito. "You're my business, Sophia. Ayaw mo ba akong makita?"
May problema ba tayo? Kunot-noo pa nga na tanong nga ni Luis. Umiling si Sofia at huminga ng malalim. Busy ako ngayon. Sa ibang araw na lang tayo magkita. Isa pa, humanap ka na lang ng ibang babae na makakasama mo ngayong gabi. Sofia. Saway nga ni Luis. Kaya ako pumunta dito para makita ka. At may usapan tayong dalawa. Kaya ano bang sinasabi mo? Bakit ba iniiwasan mo ko? Kanina tumatawag ako sa iyo, hindi mo man lang sinasagot, tapos ngayon, iniiwasan mo ko. What's wrong with you? Tanong pa nga ng lalaki. Ayaw nga kitang makita. Tigilan na natin tong pagkikita natin. Malamig na sabi nga ni Sofia. Hindi sumagot si Luis at nanatiling nakatingin kay Sofia. Tila binabasa nga nito ang kanyang isip at gustong maiyak. Dahil kahit anong gawin niya, kahit anong sabihin niya, at kahit anong pag-iwas ay aaminin nga niyang hindi niya kaya. Hindi niya kaya dahil unti-unti na ngang nabuo ang pagmamahal niya para kay Luis. I won't leave you. Mariing bulong nga ni Luis. Kinuha nga nito ang kot at mabilis na tumalikod. Dala ang galit na sinabi nga ni Sofia. Gumising nga si Sofia dahil sa pagbaliktad ng kanyang sikmura. Dali-dali nga siyang tumakbo sa banyo at doon sumuka. Halos lahat ng kinain niya ay nasuka na nga niya dahil nga sa labis na pananakit ng tiyan. Huminga ng malalim si Sofia at pinunasan nga ang kanyang bibig at luha nga sa kanyang mga mata. Anong nangyari? Natataranta nga na tanong nga ni Emma. Okay ka lang ba? Opo. Tumayo si Sofia at ngumiti. Morning sickness lang siguro. Nako, kumain ka muna sa ibaba. Mukhang masela ng pabubuntis mo. At nagpa-check up ka na ba? Tanong nga ni Emma. Mamaya na lang po, dadaan po ako sa klinik. Sad nga ni Sofia. Pagkatapos ng magkilamos si Sofia, lumabas nga siya ng kwarto at nakitang may pagkain nga sa lamesa. Marahan nga siyang umupo at nagsimulang kumain kahit papakaramdam niya ay ayaw tanggapin ng tiyan niya ang pagkain. Papasok ka ba ngayon ng trabaho? Tanong nga ni Emma. Kailangan po eh para kay baby. Sabi ni Sofia. Wala ka na bang ipon para sa kanya? Masela ng pagbubuntis mo. At baka kung mapano ka sa bar mamaya. Nag-aala lang sabi pa nga ni Emma. Malaki-laki naman po ang ipon ko para sa bata. Pero kailangan ko pa rin pong magtrabaho. Sagot nga ni Sofia. Wala nang nagawa pa si Emma. Kundi ang tumango na nga lamang. Sa desisyon nga ng kanyang alaga. Pagkatapos nga nilang kumain, ay agad na naghanda nga si Sofia papunta sa pinakamalapit na klinik para ipacheck ang bata. Nang makapagbihis na nga, ay agad nga siyang umalis at nagabang ng tricycle sa labas. Sa malapit na klinik lang po, sabi nga ni Sofia. Excited na nga siya sa kanyang anak at lahat gagawin ni Sofia para magkaroon ng maayos na buhay ang bata. Ngunit naalala nga niya si Luis at ang sinabi nga nito na hindi nga siya iiwan. Totoo kaya? O waka naman hindi. Nang makarating na nga sa klinik, hindi na pumila pa si Sofia at agad na pumasok nga sa loob. Madalas pong pananakit ng dibdib ko, morning sickness, at madalas pagod. Masama po ba yan para sa bata, Doc? Tanong nga ni Sofia. Actually, normal lang siya para sa kagaya mo na nagdadalang tao. Pero now, i-check natin ang heartbeat niya. Visible na ba since you're weeks pregnant already? Nakaiting sabi nga ng doktor. Ilang taon ka na? 23 pa lang po. Sagot naman ni Sofia at humiga sa kama. Bata pa. Nasaan ang asawa mo? Tanong nga nito. Single parent lang po ako. Sabi nga ni Sofia. Habang nasa klinik, maraming ginawa nga sa kanyang doktor na nandoon at hindi makapaniwala si Sofia. Dahil nga sa tunog ng heartbeat ng kanyang anak. Ngayon pa lang na-excite na nga siyang makita ang anak niya. Pagkatapos ng maraming tests, ay binigyan lang ni Sofia ng gamot at binigay na nga rin ang result ng heartbeat. Thank you po, Doc. Nakangiting sabi nga ni Sofia. Iwasan ang stress at masela ng pagbubuntis mo. Mag-ingat ka. Nakangiting sabi nga ng doktor. Lumabas nga si Sofia at agad na dumiretso nga sa tricycle para naman sa trabaho. Ilang oras nga ang biyahe at nakarating na nga rin siya sa bar. Huminga ng malalim si Sofia at agad
Napumasok na at diretso nga sa kanyang locker para magpalit. Uy, ang blooming mo ah, sabi pa nga ni Sasha. Talaga? Natatawang tanong nga ni Sophia. Oo, parang araw-araw kang blooming. Nakangising sabi pa nga ni Sasha. Ikaw rin, siguro nakailang dilig ka. Pangasar pa nga ni Sophia. Grabe ka. Hindi naman. Siguro mga 5. Nakangising pagbibiro naman ni Sasha. Nagtawanan na nga lamang silang lahat at agad na lumabas nga silang tatlo at mabilis na nagkasikaso nga ng mga orders. Sunod-sunod ang orders kaya naman panay nga ang lakad ni Sophia. Dahan-dahan at maingat ang kanyang kilos para ingatan ang kanyang tiyan. Nakakapanibago naman na hindi ka umiinom. Natawa nga si Bernal nang tagihan nga siya ni Sophia. Hanggang mamaya pa kasi ang shift ko boss eh. Nakangising sabi na nga lamang ni Sophia. Sa susunod ah, inom ka, sabi pa nga ni Bernal. Tumangon na nga lamang si Sophia at sa pagtalikod nga niya, nakaramdam siya ng matinding hilo. Napahawak nga si Sophia sa mataas na lamesa na walang tao. Nagdilim ang paningin niya. Kaya naman mariin nga siyang pumikit at pilit na kinalma ang sarili. Dinilat nga ni Sophia ang kanyang mga mata at agad na naglakad at nagtrabaho nga ulit ngunit tila nang hina nga ang kanyang mga katawan at bumaliktad na naman ang kanyang sikmura. Sophia? Nagtatakang tawag ni Luis. Bakit nandito ka? Ayaw na kita makita. Tumayo ng maayos nga si Sophia at pinagmasdan nga si Luis. Please, ayaw na kita makita. Humanap ka na ng iba mong mapagkakabalahan. Ang putla mo ah. Sigurado ka bang ayos ka lang? Imbes na pansinin nga ang sinabi nga ni Sophia, pinagmasdan nga siya ng lalaki. Sophia. Ngunit bago pa man bumagsak si Sophia, agad na nga itong nasalon ni Luis. Nataranta naman si Luis at agad na tinawag nga ang manager. Dali-dali nga nilang pinasok si Sophia sa isang kwarto at agad na tumawag nga si Luis ang doktor. Itong bata talagang to. Ang tigas ng ulo ang sabi ko na nga wag magtrabaho dahil bawal sa kanya. Napahawak nga sa kanyang ulo si Emma. Ano po bang nangyari? May dapat po ba akong malaman? Nagtatakang tanong nga ni Luis. Natigilan nga si Emma at napatingin kay Luis. Hindi nito alam kung sasabihin ba niya ang totoo, ngunit kailangan ito ni Sophia. Pero nangako nga siya kay Sophia na hindi niya sasabihin. Never mind, parting ng doktor. Malamig na sabi na nga lamang nito. Pasensya ka na sir. Nangako po kasi ako kay Sophia na hindi ko po sasabihin eh. Mahinahon na saad na nga ni Emma. Tumango si Luis at mukhang may ideya na nga siya. Ngunit kailangan niyang makasigurado na tama nga ang iniisip niya. Dumating kaagad ang kapatid nga na babaeng doktor ni Luis at agad silang nagkatanguan bago lumabas si Luis. Huminga ng malalim si Luis at aaminin nga niyang kinakabahan siya. Pero alam niya sa kanyang sarili na kung may mangyari man kay Sophia, paninindigan niya. Luis, tawagan ni Eliza. What happened? Tanong ni Luis. Posible na buntis ang babaeng yun at posible rin na dahil sa... Wait, buntis? Gulat na tanong nga ni Luis kahit may ideya na nga siya. Gulat pa nga rin siya sa nalaman. Tumango si Eliza. Kaano-ano mo ba ang babaeng yun? At grabe ka kung makareact ah. Umili nga si Luis at hindi nga ma-function ang utak niya. Just send me the results tomorrow morning. She's my girlfriend. Huminga ng malalim si Luis. Seryosong tinignan ni Luis si Eliza na natigilan. Huwag mo nalang sabihin sa kanya na kilala mo ko. O alam mo kung sino ako. Just do your work. Ilang linggo ang nakalipas, naghinay-hinay nga si Sophia sa trabaho dahil ayaw nga niyang madamay sa stress ang kanyang anak. Naging mas maingat nga siya sa kilos nga at pagkain dahil naisip nga niyang baka magkaroon ng problema ang pagbubuntis niya at ayaw nga niya naman na masaktan ang anak niya. May naghahanap sa'yo, sabi nga ni Emma. Sino? Tanong ni Sophia. Sir Luis, sagot ni Emma. Natigilan na naman si Sophia at napatingin nga sa unahan at nakitang nandoon nga si Luis
at tahimik na nakaupo nga sa isang bakanteng lamesa. Huminga ng malalim bago nga niya pinitawan ang kanyang gamit at marahan nga na naglakad papunta kay Luis na nakatingin nga sa mga kamay nito. "Anong ginagawa mo dito?" tanong nga ni Sofia. Nagangat nga ng tingin si Luis. "We need to talk." "Para saan?" tanong ni Sofia. "About this." Nilapag na ni Luis ang laboratory result ni Sofia tungkol sa pagbubuntis nga nito. Umupo si Sofia at tinignan nga si Luis. Huminga siya ng malalim at agad na tinignan nga ang brown envelope na nasa harapan nga niya bago niya ito binuksan. Natigilan nga si Sofia nang makita ang resulta nga ng dugo at nakalagay pa nga doon na buntis siya. "You are pregnant, Sofia." Mariin nga na saad nga ni Luis. "Paano mo nalaman?" Gulat na tanong nga ni Sofia. "It doesn't matter," sagot nga ni Luis. "Gusto kong malaman mo na gusto ko na tumira ka sa bahay ko habang nagbubuntis. Paano ka nakakasiguro na ikaw nga man ang dinadala ko?" Depensa naman ni Sofia at sabay sabing, "Sa tingin mo ba? Ikaw lang ang tanging lalaki na kasama ko?" "Kahit itanggi mo pa, Sofia, hindi ako maniniwala dahil alam ko at ramdam ko na ako ang ama ng batang yan." Seryosong sabi nga ni Luis. "At hindi mo pwedeng sabihin ang mga bagay na yan dahil simula ngayon sa bahay ka natitira, dahil mas makabubuti sa iyo ang magkaroon." "Hindi, hindi ako sasama sa iyo." Mariing umiling nga si Sofia. Natigilan na nga lamang si Luis at tinignan si Sofia dahil nga hindi niya maintindihan kung bakit tayo nga ni Sofia na sumama at pilit nga itong lumalayo sa kanya. "Mas mabuting nandito ako at pwede mo namang sustentuhan ang bata. Actually kahit hindi na nga eh, kaya ko na ang sarili ko." Seryosong saad na nga lamang ni Sofia. "Sofia," nagtitimpi ang galit na boses nga ni Luis. "Hindi ko rin naman pwedeng hayaan na manatili ka dito. Anak ko ang pinag-uusapan natin dito at masaya lang ang pagbubuntis mo. Bakit bang tigas ang ulo mo?" Napalunok na nga lamang si Sofia at napahawak nga sa kanyang tiyan. Hindi niya alam ang gagawin ngunit ito ang makabubuti nga para sa kanyang anak. "Sa ayaw at sa gusto mo sa akin katitira." Malamig na sabi pa nga ni Luis. "Kahit para sa anak lang natin." Sa araw rin na yun, naligpit na nga ni Sofia ang kanyang mga gamit at ilang mga importanteng mga dadalhin sa mansyon ni Luis dahil napapayag na nga rin siya sa wakas. Huminga ng malalim si Sofia at hinawakan nga ang kanyang tiyan at napangiti. Akala niya hahayaan nga siya ni Luis at habang buhay na nga siyang magiging miserable ng kanyang anak. Ngunit may parte sa kanya na gusto nga ang panandali ang saya para nga sa kanyang anak. Dahil alam niyang walang permanenteng kasiyahan sa mundo. "Akin ang gamit mo," sabi nga ni Luis. "Ito lang ang dala mo?" "Bakit? Buong closet ba ang dalhin ko dapat? Hindi naman ako forever dito. Yan ang tatandaan mo." Tanong na nga lamang ni Sofia. Hindi na nga nakasagot pa si Luis at agad na nga lamang nilagay sa compartment ang mga gamit nga ni Sofia. Saka nga niya inalalayan nga si Sofia pasakay ng kotse. Tahimik ang naging biyahe nila kaya naman tumikhim si Luis. "Hindi mo na kailangan pang umalis para magpa-check up kasi laging pupunta doon si Eliza sa mansyon para i-check ka. She's my sister." Agad na saad nga ni Luis. "Lahat ng kailangan mo ay pwede mong sabihin sa akin. You can do baby shopping. At nandoon naman ang mga maids na pwede kang samahan. Foods are also there. Mga pagkain na kinikrave mo. Hindi rin naman ako magtatagal sa mansyon mo. Pagkatapos kong mga nakaalis na ako kaagad." Saad nga ni Sofia. Nakarating nga sila sa malaking bahay ni Luis. Hindi maiwasan ni Sofia na mamangha sa bahay nga ng lalaki. Huminga ng malalim si Sofia at sabay nga silang pumasok at naabutan nga ang ilang maids na nasa living room. "Si Manang Telma ang in charge sa pag-aalaga sa iyo. Pwede mo ring sabihin sa kanila ang mga gusto mo." Seryosong sabi nga ni Luis. Yumukod nga si Sofia at tumayo ng maayos. "Magandang umaga po." "Magandang umaga." Ngumiti nga si Telma. "Masaya akong makita ka." Ngumiti na nga lamang si Sofia at maya-maya pa
ay pumunta na nga sila sa kusina para kumain. Napanganga siya nang makitang napakaraming pagkain at prutas sa lamesa na para lang daw sa kanya. Kumain ka na, iha. Nakangiting sabi pa nga ni Thelma. Ang dami naman po nito. Hindi ko po ito mauubos lahat. Nahihiyang sabi nga ni Sofia. Para sa baby mo ang lahat ng yan. Nakukulang pa nga ang mga yan. Natatawa nga si Thelma. Ikaw pa lang kasi ang unang babae na dinala. Nangalaga ko sa sarili nga niyang mansyon. Ikaw lang. Nakakatuwa nga na magkakaroon na kayo ng anak. Nakangiting dagdag pa nga ni Thelma. Talaga po? Kahit hindi naman interesado, sumabay pa rin si Sofia sa usapan. Oo, sabi ni Thelma. Nakahanda na rin ang kwarto mo at ang pampaligo mo ay ginawa na rin para mawala ang stress na nararamdaman mo. Hindi maiwasan ni Sofia maging emosyonal habang kumakain. Ngayon lang siya nakaramdam ng pag-aalaga at sa hindi niya pakilala, napalunok nga si Sofia at nagpasalamat kay Thelma na tumango at tiniwan siya. Iyahanda ko lang mga damit mo, sabi pa nga ni Thelma. Maraming maraming salamat po. Mahinang saad naman ni Sofia. Huwag kang mag-alala. At kilala ko si Luis. Aalagaan ka ng batang yon. Lalo na't matagal na nga niyang hiniling ang magkaroon ng anak. Tatagan mo ang loob mo, okay? Marahang tinapik nga ni Thelma ang balikat ni Sofia. Lumipas nga ang mga buwan, nananatili nga si Sofia sa mansyon ni Luis at kahit paano, nagiging madali ang buhay nga ni Sofia at ang kanyang baby. Alaga nga siya ng mga maids kahit laging umalis nga si Luis. Kahit palagi nga siyang naiiwan, lagi namang nandyan si Luis para punan ang mga pangangailangan niya. Nakabili na ako ng mga kailangan mo. Blueberry cheesecake rin, sabi ni Luis at tumupo sa sofa. Salamat. May strawberry jam ka bang nabili? Nakangiting tumango si Luis. Yup, nag-iisa na lang yan sa market kaya nakipagunahan ako. Talaga? Sabi ni Manang Thelma gusto mo raw talaga magkaroon ng anak. Natawa nga si Sofia at tumango. Honestly, yes. Nakangisi nga na saad nga ni Luis at sumandal. I'm 31 and I think having a baby is not bad. Besides, matagal ko nang gustong magkaroon talaga ng anak. Lalo pat wala naman akong kasama dito sa bahay. Eh bakit? Hindi ka pa nag-aasawa? Tanungan ni Sophie habang kumakain. Wala pa akong hinahanap na asawa. Tsaka nandito ka naman. Hindi ko na kailangan pang maghanap. Saad na nga lamang ni Luis, natigilan si Sophie at tila lumakas ang kabog ng dibdib. Kaya mo ba ako inanakan kasi gusto mo lang? Tanungan ni Sophie. Of course not. Seryosong sagot ni Luis. I want you to be the mother of my kid. I know, this is so serious pero totoong sinasabi ko. Sa tagal nating ginagawa ang bagay na yon, I've decided to make sure that we're going to have a baby. Ibig mo sabihin? Seryoso ka talaga? Kabadong tanong ni Sofia. Tumango si Luis at tinignan lang siya ni Sofia. Seryoso rin ako sa sinabi kong mananatili ka dito sa mansyon ko, Sofia. Kahit ang baby na lang ang sikasuhin mo, Luis. Kahit hindi na ako dahil for sure. Naputol nga ang sasabihin ng babae. Kukontrahin mo na naman ba ang desisyon ko? Sofia, seryoso ako sa'yo. At kung gusto mong patunayan ko, game ako. Hindi ako papasok sa ganito. Kung alam ko sa sarili ko na hindi kita gusto, baka sinasabi mong naawa ako dahil sa bata. Of course not. Ginusto ko to. Ginusto natin ang mangyari to. So please give me a chance. Seryosong sabi nga ni Luis. Natigilan lang rin si Sofia at bumuntong hininga dahil kahit gusto nga niyang maniwala ay hindi nga niya magawa pa. Ganito rin ang nangyari sa kanyang ina at ito nga siya ngayon. Pakalat-kalat at buntis pa ng mayaman na lalaki kaya kahit anong sabi ni Luis, hindi niya kayang maniwala dahil natatakot nga siya na maging tulad siya ng kanyang ina. Anyways, pupunta dito si Eliza para tignan ang kalagayan mo. You're 5 months pregnant kaya kailangan natin ulit ipacheck ang baby. Sad nga nito. Okay, sabi ni Sofia. Sa araw nga na yun, bumisita nga ang kapatid ni Luis at tinignan nila
ang kalagayan ng bata. Sophia gained weight just to make sure na magkakaroon nga sila ng healthy baby. Wala nang pakialam pa si Sophia sa kanyang itsura dahil mas mahalaga sa kanya, ang anak. Yes, nag-take naman ako ng vitamins at prutas. More on exercise rin ako, sabi nga ni Eliza. That's good. Adult stuff is not allowed pero may mga posisyon naman na safe ang baby so pwede pa rin. Mag-ingat. Hindi naman namin ginagawa yan. Napalunok nga si Sophia. Paano ba naman inaiisip nga ni Eliza na ginagawa pa rin nila ni Luis ang bagay na yon? Really? Nilalabanan mo ang hormones mo? Tanong nga ni Eliza. Tumango na nga lamang si Sophia at nahihiyang nag-iwas nga ng tingin. Natawa naman si Eliza at tumango habang nililigpit nga ang mga gamit niya. Buti pumayag si kuya. Alam mo, patay na patay pa naman yun sa'yo. Natatawang sabi ni Eliza. Masaya akong finally natupad na ni kuya ang wish niya. To have a baby. And of course, you're pretty and kind kaya I like you. Sad pa nga ni Eliza. Salamat. Nakangiting sabi nga ni Sophia. Salamat sa pag-aalaga sa amin ng anak ko. Sa araw rin na yun, naiwan nga si Sophia na mag-isa dahil may meeting nga si Luis. Umupo si Sophia ngunit tagad rin naman siyang napatingin sa pintuan ng mga pumasok ngunit mas nagulat nga siya ng isang sampal ang natanggap niya. Anong klase kang babae? At nagpabuntis ka sa anak ko? Sigaw ni Elena. Talagang dito ka ba tumira sa bahay ng anak ko? Ang kapal ng mukha mo. Sad na nga lamang nito bigla. Teka lang po ah. Hindi niyo po ako kailangan sampalin. Wala naman po akong ginagawa sa inyo ah. Napalunok na lalaban nga ni Sophia. Tumawa si Elena. At hindi makapaniwala na napatingin nga kay Sophia. Hindi ko akalain na pumayag kang anakan ng anak ko. Kung sa bagay, pera lang naman siguro ang habol mo sa kanya, hindi ba? Kaya nga nagpabuntis ka kay Luis at ng oras na nalaman ko, ang bagay na yon ay hindi ako nagdalawang isip na pumunta dito. Hindi nga ako nagkamali ni iisang babae ang sinabi niya sa akin at ikaw yon. Tinuro nga ni Elena si Sophia. Si Luis po ang nagsabi na dito po ako manatili hanggang sa mga anak ko. Hindi ko rin naman po ginusto na mangyari ito eh. Dahil siya lang din po ang nagdesisyon ng bagay na to. Tahimik po ang buhay ko, ma'am. At hindi ko po kailangan ng maraming pera. Sagot nga ni Sophia. Kahit pabakas ang takot sa kanyang mga mata, at para sa kanyang anak, lumaban pa rin siya. At sa tingin mo pang habang buhay ka sa buhay ng anak ko? Ngumisi si Elena. Ikaw na rin naman ang nagsabi na nagpabuntis ka sa anak ko at desisyon ng anak ko ang manatili ka dito sa mansyon niya. Sa tingin mo ba papayag si Luis sa pagkatapos mong manganak, mananatili ka pa rin dito? Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong nga ni Sophia. Hindi mo alam? Pagkatapos mong manganak ay wala ka ng karapatan sa bata. Luis and your baby will go to the States at iiwan kang nag-iisa dito sa Pilipinas kasama ang pera namin. Besides, I don't want my son to end up with someone like you. Kung ako sa'yo, habang maaga pa at may pagkakataon pa, umalis ka na. Here, magagamit mo ang bagay na to para sa baby mo bago ka pa maabutan ni Luis at tuluyan na kunin ang bata sa'yo. Nanatiling nakatingin sa Sophia at ngayon palang natatakot na nga siya para sa kanyang anak. Thinking of Sophia, hindi mo pa masyadong kilalangan ako at baka ito na rin ang huling beses. Pananakot pa nga ni Elena. Alis na po ko. Nanginginig na nga lamang na boses na saad nga ni Sophia. Punong-puno ng takot ang boses si Sophia. Hindi rin naman po ako papayag na kunin ni Luis ang anak ko. Ngumiti si Elena at tinayos nga ang buhok ni Sophia. Bilang ina, kinagawa lang natin ang alam naming tama. Kaya naman, go! Magbagong buhay ka. Sophia, kasama ang anak mo. Ako nang bahala kay Luis. Sad pa nga ni Elena. Pinagtutulakan talaga si Sophia sa buhay nga ni Luis. Mabilis na naglakad nga si Sophia sa labas at simula ng araw na yon, hindi na nga siya bumalik pa sa taong niloko at ginamit siya. Taon nga ang nakalipas magmula nang umalis nga si Sophia sa kanilang lugar at taon na rin ang lumipas magmula nga nang isilang niya ang kanyang anak na si Solen
na ngayon ay 3 taong gulang na nga at malusog na batang babae. Kailangan daw ni Kapitan ng mga vitamins na ipapamigay sa mga bata dyan sa program mamaya, Sophia. Sabi nga ni Kate. Okay, dadalhin ko na lang mamaya. Nakiting sabi nga ni Sophia. Kaagad ngang inayos nga ni Sophia ang mga vitamins na ipapamigay nga nila. Taon ang lumipas at nanirahan nga sila malayo sa syudad kasama ang kanyang anak at doon nagsimula ulit. Pinilit nga ni Sophia na magkaroon ng masayang buhay kasama nga si Solen at hindi isipin ang nangyari sa nakaraan. Tapos ko na ang mga vitamins. Yung iba ay nasa box pa, sabi nga ni Sophia. Bakit nga pala biglaang nagkaroon ng program? May bisita daw tsaka yung isang doktor may medical mission dito sa lugar natin. Nakalimutan ko na yung name ng doktor eh, pero magkapatid silang pupunta dito. Kwento nga ni Kate. Kaya naman pala, maganda rin yun kasi ang daming nagkakasakit dito sa lugar natin eh, lalo na't mahirap maghanap ng klinik o ospital. Tumangot ang si Sophia. Mabilis ang oras dahil agad na umuwi nga si Sophia para magbihis ng damit. Napangiti nga siya nang makita nga ang anak na naglalaro nga habang nanonood nga ng baby cartoons sa cellphone. Kumain na ba si Solen? Tanong nga ni Sophia. Opo ate, ayaw niya nga po kumain kanina kaya biscuits lang po ang pinapakain ko. Sagot naman ni Angel. Kanun ba? Sige, hayaan mo na lang muna. Ngumisi na nga lamang si Sophia. Solen? Agad na lumingon nga ang bata at mabilis at tumayo at agad na inalalayan nga ni Angel. Mama! Ball! Tawag nga ni Solen. Naglalaro ka ng ball? Ang galing naman! Tumatawa pa nga na sad nga ni Sophia dahil napaka-cute nga ng kanyang anak at mabilis sa kinarga ang anak. What's this? Tinuro nga ni Sophia ang damit nito na may asong nakaprint. Dog! Humagikik pa nga na sabi ni Solen. Very good! Nakiting sabi nga ni Sophia. Hindi akalain ni Sophia na magiging masaya nga siya na silang dalawa lang ng anak na mababago nga ang kanyang buhay malayo sa syudad. Malayo sa mapanghas na mundo at malayo sa mga taong niloloko nga siya. Nang mga anak nga si Sophia noon, sinikap nga niyang bigyan ng magandang buhay ang anak kaya lahat ng gusto nito nakukuha at may bibigay nga niya. Sophia, tara! Sigaw nga ni Kate sa labas nga ng kanilang bahay. Wait lang! Angel, ikaw na munang bahala kay Solen, saglit lang ako. Mabilis na nilapag nga ni Sophia, ang anak sa sofa. Opo ate, ngumiti naman si Angel. Kaagad na lumabas nga si Sophia at mabilis. Napumunta nga sa covered ward kung saan magaganap nga ang medical mission. Mabilis na umalalay nga si Sophia sa mga matatanda at ibang mga may kapansanan at habang ginagawa yon ay may kotse na huminto. Nandiyan na sila, sabi nga ni Kate. Mukhang mayayaman ah. Tanong pa nga ni Sophia. Naku, sobra ata. Lalo na yung lalaki. At ang gwapo pa talaga. Natawa na nga lamang si Kate sa kanya. Lumakad silang dalawa sa medyo unahan at pinanood nga ang mga tao. Bumaba nga ang babae sa kotse at natigilan nga si Sophia nang makita nga si Eliza na nakasuot ng pang-doktor kasama ang kanyang mga nurse at staff. Si Eliza pa lang ang nagpapakita ngunit ang kaba sa dibdib ni Sophia mas lalong lumala. Luis? Bulungan ni Sophia. Ay oo, si Sir Luis nga. Naalala ko na yung pangalan niya, buti alam mo. Siya yung special guest ni Kapitan. Pero teka, paano mo nalaman? Unang tingin pa lang ni Sophia halos lumabas na nga ang kanyang dibdib. At ang puso niya hindi inaasahan ni Sophia na magkikita nga silang muli. At sa kauna-unahang pagkakataon, nagtama ang mata nilang dalawa. Hindi man lamang nagulat si Luis pero si Sophia mababakas nga ang gulat sa mga mata niya. Ang gwapo talaga! Kinikilig nga na sabi nga ni Kate. Teka, saan ka naman pupunta? May asikasuhin lang ako. Nanginig nga ang boses nga ni Sophia. Ha? Okay ka lang ba? Nagtatakang tanong nga ni Kate. Tumango si Sophia. Nauhaw kasi ako. Mabilis na tumakbo nga si Sophia at umalis na nga ng covered court kaagad. Napalunok siya at naramdaman nga na may humawak nga sa kanya. Napatingin siya doon at mas lalong nagulat nang makita si Luis.
Lumayo nga si Sofia tagad na inayos nga ang sarili. Bakit? Anong ginagawa mo dito? Bakit ka nandito? Kukunin mo ba si Solen? Hindi ako papayag. Natataranta nga ang boses ni Sofia na kausap nga. Kumunot ang noo ni Luis. Hindi ko kukunin si Solen. Huminga ng malalim si Luis. Sinabi sa akin ni Eliza na nandito ka raw kaya sumama ako sa kanya. Can we just talk? Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Tsaka maganda na ang buhay namin dito ng anak ko. Kaya please, tigilan mo na kami. At ayoko ng magulong buhay para sa anak ko. Musmus pa lamang siya. Sabi nga ni Sofia. Gusto ko lang makita si Solen. Hindi kita pipilitin na kausapin ako pero gusto ko lang sabihin na maghihintay ako hanggat sa pwede na tayong mag-usap. I just want to see our daughter. Madamdaming saad nga ng lalaki. Tinitigan nga ni Sofia si Luis. Matagal-tagal na nga silang hindi nagkikita pero nandun pa rin ang takot sa kanyang puso. Takot na baka gumagawa lang ng paraan si Luis para makuha ang kanyang anak at isa pa. Matagal ng panahon ang nakalipas. Bakit biglaan silang nandito? Gusto ko lang makita ang anak natin, Sofia. Tsaka tayong mag-usap nang maayos kapag handa ka ng kausapin ako. Nagpasensya nga ang boses ni Luis. Hindi ko alam kung bakit bigla ka nalang umalis at sinabi na lang sa akin na gusto mo at nagdesisyon ka ng ganoon. Hinayaan kita dahil gusto ko. Dun ka sa kung saan ka masaya. Sad pa nga ni Luis. Desisyon ko? Gulat nga na tanong nga ni Sofia. Kahit na ang totoo, hindi naman niya talaga desisyon na umalis. Tinakot lamang siya at natakot lamang siya para sa kanyang anak. Tumango si Luis. Sinabi sa akin na umalis ka ng maayos at kinuha ang mga gamit mo. Naiintindihan ko ang bagay na yun, Sofia. Trust me, sinubukan kong intindihin ang bawat desisyon mo. Teka, hindi ko sinabi ang bagay na yan, Luis. Wala akong sinabi na aalis ako dahil desisyon ko yun. Oo, aminin ko na gusto kong umalis pero wala akong sinabi na desisyon kong umalis at ginusto ko yun. Ang totoo, hindi ko yun ginusto. Hindi ko naman talaga balak umalis eh. Pag-amin nga ni Sofia sa gitna ng pag-uusap nga nila. Natigilan si Luis. Hindi makapaniwala na napatingin kay Sofia. Kung ganun, bakit yun ang sinabi sa akin? Ang laki na niya. Nakangiting sabi nga ni Luis. Ngayon nga dahil nakita na nga niya si Solen ang kanilang anak. Nasa bahay silang dalawa at tinitigan nga ang batang si Solen na cute na cute na naglalaro. Napangiti si Sofia at hinayaan nga si Luis na hawakan nga ang kanyang anak na mabilis na sumama nga sa kanya. Sa ibang tao umiiyak nga si Solen ngunit kay Luis kusang sumama nga ang kanyang anak. Na para bang magkakilala na nga silang dalawa. At dahil doon, tila may humaplos naman sa puso ni Luis. Ilang taon na siya? Tanong nga ni Luis. 3. Marunong na siyang mag-color tsaka madalas sa magbasa ng alphabet. Bagay na nakakagulat. Napangiti nga si Luis. So baby Solen, how are you? Kinarga nga nito ang bata. Did you miss me? Did you miss your daddy? Masuyong saad pa nga nito. Habang nga bala si Luis sa kanyang anak, mabilis na pumunta nga sa kusina si Sofia. Kumuha nga siya ng juice at sandwich para kay Luis habang si Angel naman abala sa pagluluto. Siya po ba ang ama ni Solen? Pang-uusisa pa nga ni Angel. Oo, sagot ni Sofia. Naku, mukhang mayaman po ate ah. Nakangiting sabi pa nga ni Angel. Ganun na nga. Pilit na umiti nga si Sofia. Bakit ngayon lang siya nagawi dito? Tanong nga ni Angel. Natigilan nga si Sofia. Ngunit agad ring, makahanap nga ng sagot. Hindi naman ganun kami ka-close. Naging close lang kami pagdating kay Solen dahil sa Manila siya nakatira. Sad nga lamang ni Sofia. Mabilis na nilagay nga ni Sofia ang pagkain sa maliit na lamesa at agad na umupo sa sofa. Pinagmasdan niya si Luis, natuwang-tuwa nga kay Solen at humahagik-gik. Hindi maiwasan ni Sofia ang malungkot para sa anak dahil hindi sila maayos ni Luis at isa sa mga pangako ni Sofia sa anak na magkakaroon nga siya ng buo at masayang pamilya. Pero ang tanong,
Posible nga kaya yun? Si Eliza pala ang doktor na nakasign dito. Tanungan ni Sophia. Yup, plano niya talaga sa lugar na to. Kaso lang, laging busy ang schedule niya. Ngayon nga lang siya nagkaroon ng oras na puntahan ang tagong lugar na to. Sabi pa nga ni Luis. Kaya pala, magme-medical mission ka rin ba dito? Tipid na sagot nga ni Sophia. Hindi, gusto ko lang talaga kitang makita. At si Solen, inaasahan ko rin na pwede tayong mag-usap. Kalmadong sabi nga ni Luis. Huminga ng malalim si Sophia. Ano bang gusto mo pag-usapan natin? Tinignan nga ni Luis si Sophia. Tungkol sa atin. Sa araw na yon, nag-usap nga sina Luis at Sophia sa malaking balkonahe sa itaas. Si Solene ay nasa ibaba kasama nga si Angel at naglalaro ng mga laruan nga nito. Nadala nga ni Luis. Bumuntong hininga si Sophia at nagsimula na nga silang mag-usap. Gusto ko lang talaga na maging maayos ang lahat, Sophia. Gusto ko lang na pag-usapan natin ang tungkol sa ating dalawa kasi gusto kong bigyan ng kumpletong pamilya si Solene. Natigilan nga si Sophia dahil ganun rin ang gusto niya para sa anak. Yan din naman talaga ang nais ko para kay Solene eh. Kung ano lang talagang makakabuti sa kanya. Kahit hindi ko naisipin pa ang sarili ko, gusto ko rin na magkaroon siya ng kumpletong pamilya. We can do that, Solene. Kung hahayaan mo lang ako. Seryosong sabi nga ni Luis. At nakikita naman ng babae na sincere nga siya. Ano bang kinakatakutan mo? Can we please be open to each other? Yumuko si Sophia. Takot lang ako na baka kunin mo ang anak ko na baka ilayo mo siya sa akin. Pilit akong nagtatago dahil alam ko isang araw hindi ko na makikita pa si Solene. And what makes you think na kukunin ko si Solene? Hindi ako ganun kabaliw, Solene. Ganun ba talaga ang pagkakakilala mo sa akin? Natawa nga si Luis nang mapakla. Sino namang nagsabi sa iyo na kukunin ko ang anak natin at ilalayo sa iyo? Hindi nagsalita si Sophia. Dahil nga naisip nga niya ang ina ni Luis. Hindi nito alam ang nangyari dahil hindi sinabi ng kanyang ina. Hindi nito alam dahil walang nagsabi. Napapikit na nga lamang si Sophia dahil nga sa katangahan na meron siya dati. Pero hindi niyo naman siya masisisi dahil totoo naman na langit at lupa nga ang diferensya nga nilang dalawa. At ayaw niya lamang magulo ang buhay ng kanyang anak. Did my mom tell you that? Malamig na tanong na nga lamang ni Luis na tila na sense na nga ang nangyayari. Hindi nakasagot si Solene at nanatiling nakayoko at pinaglalaroan ang daliri niya. Sophia, si mami bang nagsabi sa'yo na kukunin ko ang anak natin? Malambing na tawag nga ni Luis. Oo, sinabi niya sa akin na hindi mo naman ako gusto at gusto mo lang akong anakan. Siya rin ang may dahilan kung bakit ako umalis na hindi naman dapat. Sa takot ko. Damn it. Mariing mura nga ni Luis na pagpuputol nga sa sinasabi ni Sophia. I knew it. Sinuklay ni Luis ang buhok niya sa sobrang gigil. Kaya ka ba nagtago dito? Kaya ba bigla ka nalang nawala sa bahay ko? Tumango si Sophia at nagsimulang manglid ang luha sa mga mata niya. Ngunit pinigilan niya ang sarili niya. Nagangat siya ng tingin at napatingin nga kay Luis na kunot ang noo. Dapat hindi ka umalis sa bahay at hinintay mo ko. Ipinaglaban mo sana ang karapatan mo dahil ina ka ng anak natin. Hanggat hindi ko sinasabi na umalis ka, hindi ka alis, Sophia. Yan ang kondisyon ko. Sabi nga ni Luis. Hindi ko naisip yan, Luis. Masela ng pagbubuntis ko. Na konting kibot, nasasaktan na agad ako. Mabilis akong magdesisyon sa mga bagay-bagay. I'm sorry. Alam mo naman pagbuntis, diba? At lalo na, gusto kong sabihin sa'yo na ang pinakamahalaga dito ay ang aking anak. Kaya naisip ko na baka kung gano'n ang magiging lola niya, paniguradong may stress tayo at hindi natin mapapalaki ng maayos ang bata. Kaya nagdesisyon ako na umalis. Medyo mababakas nga ang pagsisisi sa boses nga ni Sophia. Pasensya ka na at natakot lang ako sa mami mo. Hindi sumagot si Luis at nanatili nga lang siyang nakatitig sa unahan. Hinawakan nga ni Sophia ang braso ni Luis kaya bumuntong hininga na nga lamang ito at marahan nga siya nitong nilingon. Basta kakausapin ko si mami.
hindi pwedeng ginawa ni Sofia. Galit nga ang tono ng boses nga ni Luis. Anak ko at ikaw ang usapan at alam niya kung gaano kita ko gusto. Luis, kumalma ka muna. Ayoko rin ng gulo, please. Para kay Solen din. Mahinaho na sabi naman ni Sofia. Hindi pwedeng ginawa niya, Sofia. Ilang taon kang nawala sa akin dahil lang sa pagsisinungaling niya at ngayon nakita kita ulit. Ayaw ko nang maranasan mong mag-isa. Hinawakan nga ni Luis ang kamay ni Sofia. Hayaan mo naman akong lumaban para sa ating dalawa, Sofia. Hayaan mo rin sana ako na maging ama sa anak natin. Please, I always want to be with you. Nanatili nga na nakatingin nga si Sofia kay Luis. Bumilis nga ang tibok ng kanyang puso habang nakatingin kay Luis. Walang mas importante pa kesa sa inyong dalawa ni Solen. Seryosang sabi nga ni Luis, ayusin ko ang gulo na to, Sofia. Mananatili ako dito. Kasama ko at ang anak natin. We will give her the family she deserves. Tumangon si Solen. Magiging matapang rin ako para sa ating tatlo. Umiti si Luis. Ang importante ngayon, paano natin naalagaan si Solen? Tsaka natin pag-usapan ang tungkol sa atin kapag kaya mo nang pag-usapan at handa ka na. Napangiti nga si Sofia at tumango. Hindi niya alam anong ginawa niya kay Luis at ganito kagrabe ang balik sa kanya. We will be each other's shields. Alagaan ko kayong dalawa, sabi nga ni Luis. Nagtuloy-tuloy nga ang medical mission ng kapatid ni Luis. Sumama na nga rin si Sofia para mag-asikaso at mamigay ng gamot sa mga matanda. Mumiti si Sofia at inabot nga ang dalawang tablet sa isang matanda at nagpasalamat. It's great to see you again, Sofia. Nakaiting sabi nga nang lumapit na nga si Eliza. Eliza! Mumiti nga si Sofia. Masaya rin ako makita ka. Ikaw pala ang doktor na sinasabi ng aming kapitan eh. Natawa nga si Eliza. Yes, dapat noong nakaraang taon pa nga ako nandito. Kaya lang nagkaroon ng problema sa ospital. Kamusta ka na? So kamusta ang pamangkin ko, ha? Kau talaga? Okay naman si Solen. Ayun, bibong-bibo at sa tingin ko, sa'yo niya naman ang pagkahilig sa paggamit ng pang-doktor. Nakangising sabi nga ni Sofia. Talaga? I want to visit her, is that okay? Halatang excitement ka sa boses ni Eliza. Tumango si Sofia. Oo naman. May tutulugan ba kayo mamaya pagkatapos? Yes, may house dito na niren para sa amin pero feel ko si Kuya Luis eh sa bahay mo matutulog. Nakakapag-usap na ba kayong dalawa? I want to see my kuya smile again. Nakaiting sabi pa nga ni Eliza. Alam mo kasi, nung nawala kayo, eh parang lagi na lang siyang malungkot eh. Medyo nakakapag-usap na rin. Pumuntong hininga sa Sofia. Pero sinusubukan pa rin namin na mag-usap kahit papano. Sa araw na yun, ay nagkaroon nga ng break. Kaya naman sumama nga si Sofia sa mga kasama niya sa barangay. Tumabi nga siya kay Enzo na agad tinabot nga ang kanyang tubig. Nagpasalamat kaagad si Sofia at mabilis na kumain at nakinig sa mga pinag-uusapan nga nilang lahat. Kamusta? Tanong nga ni Enzo. Pagod ba? Oo, hindi pa nga ito tapos dahil isang linggo tayong nandito. Tumawa nga si Sofia. Tsaka isa pa, natigilan nga si Sofia nang makita nga sa hindi kalayuan si Luis na malamig nga ang tingin sa kanilang dalawa ni Enzo na nag-uusap. Kakaiba ang tingin nito sa kanya at kay Enzo kaya naman umiwas nga ng tingin sa Sofia at mabilis na tinapos ang pagkain. Who's that? Tanong nga ni Luis. Sino si Enzo? Tanong ni Sofia habang nagpapak ng mga pagkain sa styrofoam para sa mga bata. Yes, that guy. Friend? Marin pa nga ang pagkakasabi nga ni Luis na parang nagseselos. Hindi naman. Madalang lang kaming mag-usap ni Enzo. Sad na nga lamang ni Sofia. Umismid na nga lamang si Luis at agad na tinulungan nga si Sofia. Mabilis lang rin dumaloy ang event at mabilis na natapos nga ang medical mission. Pagod na umupo nga si Sofia habang pinupunasan ang kanyang noong ngunit natigilan ang hawakan nga ni Luis ang panyo at ito na nga mismo ang nagpunas. Anong ginagawa mo? Gulat na tanong nga ni Sofia.
Pinupunasan ng ina ng anak ko. Sinadya pa nga ni Luis na lakasan nga ang boses dahil para mapatingin nga sa kanila ang lahat. Talikod. Ha? Huh? Nahihiya pa nga at nagtatakang tanungan ni Sofia. Lahat ng tao sa kanila ay gulat na nakatingin nga sa kanya habang si Kate ay may nagtatanong nga na mga mata. Sabi ko tumalikod ka at pupunasan kong likod mo. Sabi pa nga ni Luis. Conscious naman na tumalikod nga si Sofia at bahagyang iniangat nga ni Luis ang kanyang shirt at pinasok ang kamay na may panyo sa loob. Natigilan nga si Sofia ng maramdaman ang daliri ni Luis sa kanyang bra. Magpahinga ka na mamaya. Ako nang bahala kay Solen. Malambing na sa adaman ni Luis at pinunasan pa nga ang pinapawisan nga na batok ni Sofia. Ako na. Mabilis na kinuha naman ni Sofia ang panyo at siya na nga ang nagpunas. Nagluto nga si Angel ng adobo kanina. Dinagdagan ko ng shrimp, sabi pa nga ni Luis. Nagluto ka? Yes, nakangiti naman na saad nga ni Luis. Napakurap na nga lamang si Sofia at tumango na nga lamang. Kasama niya pa rin si Luis sa paglilinis, kaya naman lahat ng mga mata nakatingin nga sa kanilang dalawa. Huminga ng malalim si Sofia at mabilis na tumayo. Kate, mauna na kami ha. Baka kasi umiyak si Solen sa bahay. Paalam nga ni Sofia. Ngumiti si Kate. Go lang sis. Alam ko naman na kailangan mo ng time, diba? Basta ha, ang kwento huwag kalimutan. Napakurap nga si Sofia. Ikaw talaga. Sige na, mauna na kami. Sabay na naglakad nga si Luis at Sofia habang pinagmamastan ang mga puno at dinamdam ang hangin ng lugar. Huminga nga ng malalim si Sofia at hinayaan ang katahimikan. Papayag ka ba kung sasabihin kong umuwi muna tayo sa bahay ko? Tanong nga ni Luis. Hindi ko alam, Luis. Gusto mo na bang umuwi? Mabilis na umiling si Luis. Ayoko pa. I mean, kapag maayos ko na ang lahat, papayag ka bang sa mansyon ko na tumira? Tumigil nga si Sofia at tinignan si Luis. Persigido at pagod ang mga mata nito, kaya naman nakaramdam ng awa si Sofia. Mahal niya si Luis pero may takot pa rin sa puso niya. Pero paano na lang ang pangako niya sa anak? Ayaw niyang matulad nga si Solen sa kanya. Sasama kami ni Solen. Kalmadong sabi naman ni Sofia. Talaga? Mababakas nga ang gulat sa boses at itsura nga ni Luis. Tumango si Sofia. Naisip ko na ilang taon ka nang naghahabol sa akin at hindi naman ako selfish para pagdamutan ng anak ko. Sorry Luis ha. Sa mga pagkakataon na pinagtatabuyan kita at sa mga oras na sinasabi kong ayaw kitang makita at sinasabi kong lumayo ka sa akin. Sad nga nito at marahang pinulupot nga ang mga braso sa bewang ni Luis na talaga namang nagulat at bumilis ang kabog ng dibdib. Sofia, gulat na tawag nga ni Luis. Hindi siya gumalaw dahil natatakot nga siya na baka alisin nga ni Sofia ang yakap niya na matagal na nga niyang na-miss. I'm sorry, Luis. Natatakot lang naman ako eh. Nanatiling nakayakap nga si Sofia dito. Ayoko kasing matulad kay Mama. Kaya naman hangkat maaari, umiiwas ako pero kahit anong iwas ko, dinadala pa rin ako sa'yo. Nanginig nga ang boses si Sofia. Pasensya ka na, Luis. Sofia, you don't have to. Kinagat nga ni Luis ang labi dahil nga sa labis na emosyon. The moment we did that, I promised myself that I would pursue you at hindi ako titigil. Solen is definitely a bonus to us and I'm happy. Napangiti si Solen at nanatiling nakayakap nga kay Luis. Hinayaan niya ang sarili na marinig ang puso ni Luis. Mabagal at nakakaantok ang tibok ng puso nito, bagay na gustong gusto nga niya palaging marinig. Ang tagal kong hinintay to, bulungan ni Luis. Please, ipaglalaban kita. Tumango si Sofia at humiwalay, ngunit hinila nga siya ni Luis at dinampian sa kanyang labi. Napapikit naman si Sofia. Tumula ang luha sa mga mata niya. Wala siyang pakialam kung may makakita nga sa kanya, pero tinanggap niya ang mainit na halik ni Luis. Halik ng isang taong nangungulila. Halik ng pagmamahal. I love you, Sofia. I really do. Bulungan ni Luis. Ilang taon kitang pinangarap. Hindi mo alam pero parang ganun na nga.
Napailing na nga lamang at natawa si Sofia. Ngumiti si Luis at tinlikan nga ang kanyang noo, kaya napapikit si Luis. Hintayin mo ako bukas, sabay tayong babalik sa Manila. Sabi nga ni Luis, oo naman, hihintayin kita. Pagtango nga ni Sofia. Hinintay nga ni Sofia, si Luis at nang makita nga ang malaking van, agad na nga silang lumabas kasama ang gamit ni Sofia, maging nga si Angel. Inalalayan nga siya ni Luis na makapasok nga sa van. Ganun rin si Angel na may dalang gamit ni Solen. Ready na ang bahay para sa inyong dalawa. Napangiti pa nga si Luis. Ngumiti si Sofia. Excited na rin kami ni Solen. Excited ka na diba anak? Humagikik lang naman si Solen dahil abala sa kanyang laruan na tumutugtog. Hinayaan nga ni Sofia na kunin nga si Luis ang kanilang anak at sumandal nga siya sa braso nito habang nasa biyahe. Marami mang tumatakbo sa isip niya, ngunit ang mahalaga na tuto nga siya sa mga bagay-bagay. Sa tingin mo magiging masaya ang lahat? Tanong nga ni Sofia. Oo naman. Agap nga kaagad ni Luis. Sana hindi tayo mahirapan. Nakangiting bulong pa nga ni Sofia. Saan? Tanong ni Luis. Sa buhay na meron tayo ngayon. Alam ko na ayaw na sa akin ang mommy mo. At naiintindihan ko naman yun pero huwag ka sanang magalit. Kung galit ako ngayon sa mama mo, sa sinabi niya sa akin, at dahilan kung bakit ako umalis. Kalmadong sabi nga ni Luis. Huminga ng malalim si Luis. Kakausapin natin siya ng masinsinan. Huwag kang matakot, andito ako. Poprotektahan kita. Ngumiti si Luis at hinaplos nga ang likod ni Solen na nakadapa nga sa kanyang dibdib. Ilang oras ang naging biyahe nila at inabot na nga sila ng gabi. Nakarating nga sila sa mansyon at napangiti nga si Sofia dahil nakabalik na nga siya ngunit napawi ang kanyang ngiti nang makita nga si Elena na nasa living room. Kompleto halos ang pamilya ni Luis kaya naman kabado nga si Sofia. Magandang gabi po. Bati nga ni Sofia habang karaga niya ang anak na si Solen. Si Solen po anak namin ni Luis. Oh my gosh, ang cute niya. Salamat po. Sad na nga lamang ni Sofia. Natawa nga si Eliza at tinignan ang ina na nakatitig nga sa bata. Mom, hindi mo malang bababatiin ang apo mo? Luko ang cute at ang pleasing tignan, napaka-cute. Napakurap nga si Sofia at lumapit nga si Elena. Marahang kinuha nga po. Hindi makapaniwala nga si Sofia na makitang nakangiti ang matanda habang hinihele nga si Solen. Nagkatinginan nga silang lahat, ngamisi si Luis at tinapik si Sofia. Kumain na tayo, sabi nga ni Luis. Sabay-sabay silang kumain at hindi maalis ang mga mata ni Sofia kay Solen. Nakarga ng ama ni Luis. Tuwang-tuwa nga sila sa anak niya dahil maingay at madaldal na animoy nakakapagsalita na. 3 years old na po si Solen, turning 4 this month, sabi ni Sofia. Nabinyagan na ba ang bata? Tanong pa nga ni Elena. Opo. Pagkatapos nga nilang kumain, nagkaroon nga ng konting kasiyahan, naginom ang magama habang si Solen naman ay nagbabantay nga sa bata dahil tulog nga si Angel. Hinihili nga ni Sofia ang bata nang biglang lumapit nga si Elena at tinabot nga ang panyo kay Sofia. May stain sa labi niya. Salamat po. Kinuha na nga ni Sofia ang panyo at agad na pinunasan ng labi nga ni Solen. We all can't deny that she had the blood of Fontavilla, sabi ni Elena. Tinignan niya si Sofia. I came here to talk to you. Natigilan nga si Sofia at tinignan si Elena. Tungkol po saan? About sa mga sinabi ko sa iyo dati. Seryosong sabi nga ni Elena. Saglit lang naman at hindi magtatagal dahil gusto ko pang mag-enjoy kasama ang mga wines sa kusina. Hindi alam ni Sofia kung matatawa ba siya o mangingiti nga. Dumating nga si Eliza at kinuha ang kanyang anak para makapag-usap silang dalawa at agad silang lumabas. Pumunta nga sila sa swimming pool at sabay na pinagmastan ang tahimik na tubig. I'm very sorry for saying those things with you. Actually, kaya ako nasabi ang mga bagay na yun dahil nag-iisang lalaking anak ko, si Luis. At alam ko kung gaano ka-obsessed sa iyo ang anak ko simula na magkita kayo.
When I knew that you were from that bar, alam ko na agad ang magiging kalalabasan ng bagay na yun. Panimula nga ni Elena. Ayaw na ayaw ko sa babaeng galing sa bar. Ayaw ko na makipag-usap si Luis sa iyo o makipagkita man lang. Tumango si Sofia. Naiintindihan niya ang sinasabi ni Elena. Pero what can I do? Halos ipagtabuyan ako ng anak ko, makita ka lang. Wala akong magawa to stop him from seeing you at nagtataka ako noon. Bakit kanya gusto? Anong nakita niya sa'yo? Nawala ang ibang babae. Natawa pa nga si Elena. Until I saw how hardworking he is just to provide you everything, lalo na buntis ka. Ang pagkakamali ko lang, hindi ko nakita ang pagmamahal ng anak ko para sa'yo. Ginudge ko kayo parehas. Ngumiti si Sofia. Naiintindihan ko po kayo, ma'am. Taga-bar nga lang naman po ako at wala naman pong nasasabi sa buhay, ngunit hindi ko rin po kasi masisisi na may nararamdaman din ako kay Luis na umabot sa ganito. Naisip ko ngayong naging ina na ako, mas kugustuhin pa ng isang ina na magdusa siya kaysa sa anak. Nagagawin ng isang ina ang bagay na sa tingin niya ikabubuti ng kanyang anak. Pero dapat may boundaries tayo. That's what I learned. Ngumiti nga si Elena. I'm very sorry, Sofia. I'm really sorry. Honestly, you're a good woman. Sadyang nabulag lang ako sa galit na naramdaman ko dati. Napakaramdam ko may kaagaw na ako sa atensyon ng anak ko. Where in fact, nasa tamang edad na nga si Luis para magdesisyon. He can have his own family now. At nakita ko kung gaano nga siya ka-consistent sa'yo na hindi niya nagawa pang maghanap ng iba. Napangiti si Sofia at nag-usap pa nga silang dalawa at mabilis na niyakap nga ang isa't isa. Nangilid ang luha sa mga mata ni Sofia. Nang tapakin nga ni Elena ang kanyang likod. You will be a good mom, Sofia. Bulong nga ni Elena. Tuturuan kitang magluto. Lahat ng pwede kong ituro sa'yo gagawin natin para hindi na kayo lumabas pa ni Luis if ever. Oo naman po, minsan kapag okay na po ako at malaki na po si Solen, kahit mag one by one pa po tayo sa alak. Ngumisingan si Sofia. Don't underestimate me when it comes to liquor. Nagtaas pa nga ng kilay si Elena. Nagtawanan nga silang dalawa at pagkatapos mag-usap ay pumasok nga sila sa loob para makita nga ang magama na lasing na. Napailing si Sofia habang alalay nga si Luis. Pumasok nga sila sa kwarto ni Luis at agad na bumagsak si Luis sa kama. Sofia, I love you, sweetheart. Tawag pa nga nito. Napailing na nga lamang si Sofia at akmang tatalikod na nga sana nang hilayan nga siya ni Luis. Dahilan para umibabaw nga siya. Nanlaki ang kanyang mga mata. I love you. Nasaan si Solen? Tanong nga nito. Nasa ibaba. Nasaan ang I love you ko? Nakapikit man ay hawakan ni Luis ang bewang ni Sofia. I love you. Pulong ni Sofia. Napangiti si Luis at tinalikan ng noon ni Sofia. Magpakasal na tayo. Gulat na napatingin nga si Sofia kay Luis na nakapikit habang haplos ang kanyang likod. Gusto mo na ba? Tanong pa nga ni Sofia. Yes, I would love to marry you. Bulungan ni Luis na kahit lasing ay maayos ang pananalita. Do you want to marry me, Sofia? Oo naman, natawa si Luis. Nagtaas nga ng kilay si Sofia. Nang hindi nga siya sumagot, na patili si Sofia nang umibabaw nga sa kanya si Luis at ngayon nakadilat na. Napakurap si Sofia at agad na napatingin nga kay Luis na seryosong nakatingin sa kanya. Hindi ko alam kung bakit baliw na baliw ako sa'yo. Kinayo mo ba ako? Natatawang tanong nga ni Luis. Alam mo, lasing ka na. Natawa si Sofia ngunit kabado nga siya dahil hawak na nga ni Luis ang kanyang hita. Sino nagsabi na lasing ako? Nagtaas nga ang kilay nga ni Luis. Sinong lasing? Ako? Natawa si Luis. Kayang-kaya kita ngayon, Sofia. Nakakalokong sad pa nga nito. Nagtaas ng kilay si Sofia at hinaplos ang braso nga ni Luis pababa sa dibdib nito. Talaga lang ha? Ngumisi nga si Luis. Sinusubukan mo ba ako? Bakit? Natetempt ka na ba? Nakangiti pa ang tanong ni Sofia.
Nagtangis nga ang panga ni Luis. Iba pa rin talaga ang effect ng haplos mo. Natawa na nga lamang si Sofia at napapikit nga ng halikan nga siya ni Luis. Ang halik na hindi nakakasawa at paulit-ulit na hinihiling nga ni Sofia. Niyakap nga niya si Luis at na-realize na kahit anong problema ang dumaan sa buhay ni Sofia, basta may Luis siya, kayang-kaya niyang lahat. Na kaya niya kapag nandyan si Luis, kaya niya dahil meron nga siyang taong masasandalan sa hirap man o sa ginhawa. Birthday na nga ng anak ni Sofia at talaga namang pinaghandaan nila ang araw para sa kanyang anak. Hindi niya man maranasan ang naranasan nga niya noon, gusto nga niyang maranasan ngayon ang kanyang anak ang birthday. Ang handa na mas marami pa at ang mga bisita na kaya na nga niyang pakainin. Tinigdan nga rin ni Sofia ang maupuan para sa mga bata at upuan para sa mga magulang at ilang bisita na in-invite ng pamilya Luis. Wala naman siyang masyadong kilala pero inimbitahan niya lang rin sila Kate at agad naman silang pumayag. Napakaraming bulaklak para sa kanyang anak dahil princess team ang naisip niya. Gising na ba si Solen? Tanong pa nga ni Sofia kay Angel. Opo ate, kasama niya po si Mama Elena at nagbibihis daw po sila. Ikaw hindi ka pa ba magbibihis? Tanong ni Sofia. Eh tagabantay lang naman po ako ni Solen eh, kaya hindi ko na po kailangan pa magbihis. Nakangiting sabi nga ni Angel. Naku, sayang naman yung damit na binili ko para sa'yo kung hindi mo susuotin. Mumuso pa nga si Sofia. Nanlaki naman ang mata ni Angel. At mabilis sa tumakbo nga papunta sa loob. Natawa na nga lamang si Sofia dahil para niya na nga ring kapatid si Angel. At ito ang nakasama nga niya habang pinapalaki nga niya si Solen hanggang dito sa Manila. Ilang oras ang nakalipas ay dumating na nga rin ang mga inaasahan na nga na bisita ni Sofia. Grabe, ang bongga naman pala ng birthday ng inaanak ko. Sad pa nga ni Kate. Si Luis naman ang may gusto nito. Sus, gusto mo rin sis. Umupo ka na nga doon. Natatawang saad na nga lamang ni Sofia. Kay Kate, dahil nga sa pangasar nga nito. Ilang minuto lang ang nakalipas ng simula na nga ang party, hindi inaasahan ni Sofia na napakaraming bata ang pumunta. Tuwang-tuwa siya nang tawagin na nga si Solen ang kinuha nga nilang MC. Happy birthday Solen! Sigaw pa nga ng MC. Sabay-sabay namang sumigaw ang mga bata sa unahan. Napangiti si Sofia at agad na nag-wish at sabay nga silang nag-blow ng kanilang kandila. Nagpalakpakan ng mga bata kaya mas lalong napangiti si Sofia at napatingin kay Luis. Nahinalikan nga ang pisngi ni Solen na nakatingin sa mga bata. Maya-maya nga lang tinawag nga siya ng MC para magsalita para sa pasasalamat sa mga pumunta bago sila kumain. Hello sa inyong lahat! Ngumiti si Sofia at kumaway ng kaunti. Medyo kinakabahan pa nga siya pero dinaan na nga lamang niya sa pangiting-ngiti. Gusto ko lang po na magpasalamat sa mga taong pumunta sa kaarawan ng aking baby. Salamat po sa mga regalo na binigay niyo at sa mga nag-abot po ng cash. Mamaya na po namin bibilangin. Nagtawanan nga ang mga matatanda sa sinabi nga ni Sofia kaya natawa nga rin siya. Kila mommy at daddy at kay Luis, salamat sa pagtupad ng pangarap ko para kay Solen at sa mga sponsors na talaga namang nag-effort para sa birthday ng aking anak. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa lahat at sa mga bata. Kain lang kayo ng kain para sa inyong mga pagkain na yan. Ngumiti nga si Sofia. Bumaba nga siya sa stage at agad na pumunta nga sa kanilang lamesa at nagsimula na nga silang kumain. Hiwalay ang pagkain ng mga bata sa matanda dahil after nga ng birthday nga ni Solen ay sila naman ang magsasaya. Mabilis lang ang oras at pagkatapos nga nilang kumain nanood na nga lamang sila sa mga batang naglalaro. Ang ganda mo, nakangiting sabi pa nga ni Luis. Ikaw rin, ang gwapo mo, sagot naman ni Sofia. Are you happy now? Tanong pa nga ni Luis. Oo naman, masaya ako para sa anak natin at masaya akong napoprovide natin ang mga gusto niya habang bata pa siya. Nakangiting sabi nga ni Sofia. Hindi ko kasi naranasan ng mga ganitong bagay kaya natutuwa ako eh.
para ko na rin hinihil ang inner child ko sa tuwing birthday ni Celine. Ngumiti si Luis at hinalikan nga ang kanyang kamay. Don't worry, palagi nating sa-celebrate ang birthday mo. Ibibigay ko ang lahat ng kaya ko para sa iyo, Sophia, para sa inyo ng anak natin. Babawi ako sa mga taon na nawala ako sa tabi mo. Ngumiti si Sophia at sumandal kay Luis. Maraming salamat talaga at nandiyan ka sa tabi ko. Kung wala ka, hindi ko alam ang gagawin ko. I mean, malungkot siguro kaming dalawa ni Solen at parating may kulang sa buhay namin. Huminga ng malalim si Luis. Mula ngayon, nandito lang ako, okay? Hindi ko kayo iiwan at magpapakasal tayong dalawa. Kahit saan mo gusto, ibibigay ko lahat para sa'yo. Ngumiti si Sophia. Sa araw na yon ay wala na nga siyang inisip pa kundi ang kasal nilang dalawa ni Luis at maging mabuting asawa at ina sa kanyang munting pamilya. Years later, buntis ako, Luis. Magkakaroon na ng kapatid si Solen. Gulat na napatingin nga si Luis sa kanyang asawa pagkatapos nga nitong gamitin ang banyo. Hindi halos makapaniwala si Luis na buntis nga ang kanyang asawa sa pangalawang pagkakataon. Kaya naman hindi nga niya napigilan na yakapin si Sophia at malakas na napasigaw dahilan para matawa si Sophia. Napayes pa nga ng malakas si Luis. Mahal na mahal kita, love. Kumalma ka nga, natatawang sabi ni Sophia sa kanyang asawa na ubod nga ng OA kung makareact. Taon na nga ang lumipas at napakaraming nangyari sa kanilang buhay mag-asawa. Talagang sinubok sila bilang mag-asawa at sinubog rin ang kanilang pagmamahalan. Ngunit hindi sila nagpatalo. Patuloy pa rin nilang inaasam ang buhay na meron nga sila ngayong magkakaroon na nga sila ng pangalawang anak. Should you go to Eliza's hospital? Tanong nga ni Luis. Ano ka ba? Wala pa naman eh, pero pupunta tayo doon, okay? Kalma ka lang, sabi nga ni Sophia. Sa loob ng ilang taon na pagiging asawa nga ni Sophia, sa isang bilyonaryo na napakarami niyang natutunan at na-realize sa kanyang buhay. Sinubok rin ang pagiging ina niya at pagiging asawa kay Luis. Ramdam na ramdam nga ni Sophia ang pagod, ngunit nawawala lang lahat ng yun kapag napapatingin siya sa kanyang asawa tanak. Solen! Excited nga natawag nga ni Luis sa kanyang panganay na anak. Daddy, bakit po? Nagtatakang lumapit nga ang nag-aaral na si Solen. Guess what? Magkakaroon ka na ng kapatid, buntis ang mami mo. Nanlaki naman ang singkit na mata ni Solen. Malaki rin ang ngiti ni Luis sa labi. Pareho na nga sila ng kanyang ama na napatili, kaya natawa si Sophia. Hindi tahimik ang kanilang buhay kung wala ang asawa niya at si Solen na maingay nga. Nakakatuwa na sa mga nakalipas sa taon at kahit dalaga na nga ang panganay, hindi pa rin ito nakakalimutan ni Solen ang maglambing at gumalang sa kanilang mag-asawa. Is it a boy or a girl? Tanong pa nga ni Solen. Hindi pa natin siya malalaman since maliit pa lang siguro. Pero maghintay tayo ng ilang weeks or months para doon. Nakangiting sabi nga ni Sophia. Excited ka ba? Oo naman po. Gusto ko na po magkaroon ng kapatid, so I was hoping for a baby brother. Ngumiti si Solen. Ngumuso nga si Sophia. Pero gusto ko babae pa rin. E di sa susunod po. Mami, babae naman. Nakangiting sabi ni Solen. Natigilan naman si Sophia at nabigla sa sinabi ng anak habang ang kanyang asawa ay pasipol-sipol lang sa gilid habang nakatingin sa kanya. Napakurap naman si Sophia at napatingin sa nakangisi. Diba dad? Babae naman po ang kasunod. Nakangiting tanong nga ni Solen. Nang nakakaloko. Oo naman anak, malakas pa kami para bigyan ka ng maraming kapatid. Ilan ba ang gusto mo? Tanong nga ni Luis. Umakting nga na nag-iisip nga si Solen at tinasang lima nga niyang daliri na ikinalaki na ng mata ni Sophia. Mga lima po, kaya ba? Nakangiting tanong pa nga ni Solen. Kakayanin! Nakangiting sabi pa nga ni Luis. Luis, ano ka ba? Sigaw na nga lamang ni Sophia at mabilis at tumakbo ang magama dahil sa sigaw niya.
Humanda ka talaga sa akin kapag naabutan kita. Lima pala, limang suntok kaya ang gawin ko sa'yo. Sigaw pa nga ni Sofia at nagtawanan na nga lamang sila. Tumakbo ang magama pababa ng hagdan dahil nga sa sumisigaw na si Sofia dahil sa pangasar nila. Wala na nga silang mahihiling pa sa kanilang buhay dahil halos lahat na nga ay nasa kanila na. At nagpapasalamat nga sila sa Diyos sa lahat ng blessings na natatanggap nila. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahala nila Sofia at Luis. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. El Miao from Hong Kong, Elena Sarmiento, Precious Mago, Terry Lynn Reyes, Belinda Rosales of Cebu, Presbyteros Rose, Chisa Dehino, Maya Carion, Marshana, Neva Fajardo, Aruma Tyra, Jenjen, Maymay Magno, Cleo Kawaling, Luther Sidro, Sidro Family from Antipolo, and Navales Clan from Tondoen, Cavite, Mercy Pablo, Mary, Jenjen, Maribel, Herminia Toledo, Maribel, De Jessica Rose, Lilia, Elsie Eugenio, Christy Olac, Brandon Husay, Raquel Magno, Merlin Barroza, Ernesto Rosel, Nenita Nolasco, Presbyteros Rose, Flor Tinapay, Precious Magno, Esther Enriquez, Evangelista Anderson, Cecilia Alvior, Ana Jean Patalita, Annie Hoson, Rufino Fernandez, Valerie, Marisa, Noel Betoy, Froilan Villarasa, Felix Chabario, Cecil Restor, Marilu Masalunga, Evelyn Manosa, Wilma, Emma, Belinda Rosales, Nenita Rodriguez, Honey Villasenor, Romana Gorospe, Sara Kimanes, Francisca Adoracion, Aileen, Riza Gabuelo, Filipina, Bella Padama, Blanca Cortez, Angela Soriano, Orlinda Herada, Zenny Bacani, Loida Salon at shoutout na rin po sa lahat. Maraming maraming salamat po at God bless po sa lahat.